Natatawa talaga ako kasi isang abogado at dating pangulo ang nangihimok ngayon sa taong bayan na huwag daw pong magbayad ng tax. Kapag ka naniwala po kayo dyan, mga tol, tanga kayo. Simple lamang po ang masasabi ko, tanga po kayo pag pinaniwalaan at sinunod po ninyo. Ito pong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. O, dahan-dahanin po natin reaksyonan muli. Ito pong mga pahayag niya po dito. To know the truth of where the money went or where the money goes is to open the books at makikita at each and every congressman kung magkano. And you will see there that hindi yan tabla, ma'am. Salamat dyan, Ate Ludy Pamilar, sa super sticker. Pinapalabas ngayon itong si Rodrigo Duterte na ang tanging kaparaanan lamang daw ay iladlad ng mga kongresista ang kanilang records para po malaman ng publiko. Wala po iyong katotohanan. Para saan pa? Meron po tayong Commission on Audit. Ang Commission on Audit ang meron pong mandato para po suriin ang lahat ng transaksyon ng ating gobyerno at siguraduhin na ang ating pera hindi po nalulustay ng kahit sinong taong gobyerno. In particular, nababasa po natin yan sa ating konstitusyon. Ayon po sa konstitusyon, hindi po ako isang abogado, pero lahat naman po tayo nakapag-aral ng konstitusyon kung tayo po ay nakapag-kolehiyo. Ito po ang sinasabi ng Article 9, Constitutional Commissions, at kung hahatakin po natin yan sa Paragraph D, makikita po ninyo rito ang Commission on Audit. Nakalagay po dito ang mandato ng Commission on Audit sa Section 2. The Commission on Audit shall have the power, authority, and duty to examine, audit, and settle all accounts pertaining to the revenue and receipts of and expenditures or uses of funds and property owned or held in trust by or pertaining to the government or any of its subdivisions, agencies, or instrumentalities, including government-owned or controlled corporations with original charters and on a post-audit basis. Yan po ang mandato ng Commission on Audit. At ano pa ang particular provisions ng ating Constitution kung saan sinasabi na ang Congress ay hindi po exempted sa audit po ng Commission on Audit. Mabakikita naman po natin yan sa Article 6, Section 20 ng nabanggit po na Constitution. Sabi po dito sa Section 20, the records and books of accounts of the Congress shall be preserved and be open to the public in accordance with law, and such books shall be audited by the Commission on Audit, which shall publish annually an itemized list of amounts paid to and expenses incurred for each member, including now Congressman Paulo Duterte, the incumbent congressman of City of Davao. Makikita po ninyo ito sa Commission on Audit website. Yung sinasabi dito ni Rodrigo Duterte na panghihimok na huwag magbayad ng tax para lamang malaman po natin ang paggasta ng House of Representatives ay wala pong katotohanan, sapagkat makikita po natin yan sa Commission on Audit kung talagang bubusisiin po ng publiko. Saka alam nyo mga tol, nag-ugat kasi ang lahat ng itong mga tirades nitong si Rodrigo Duterte sa House of Representatives, in particular kay Speaker Martin Romualdez, nang ang House magdesisyon na i-realign ang confidential funds, hindi lang naman ang Office of the Vice President and Department of Education, kasama po doon na tinanggalan po ng confidential fund ang Department of Agriculture, ang Department of Information and Communication Technology, ang Department of Foreign Affairs. Tatayo ako mga tol, nananakit yung aking likod, ano? Tayo. Ang sinasabi po nitong si dating Pangulong Rodrigo Duterte ay malaking pagkakamali kapag ka ikaw po ay sumunod sa kanya. Maliwanag po na siya po ay motivated ngayon ng kanyang galit dahil po yung kapritsyo ng kanyang spoiled brat na anak
I'm sorry to say that, pero yun po kasi ang sinabi niya kay Pangulong Bongbong Marcos. Sinabihan niya po ito ng spoiled child. Kaya naman ibabalik lang din natin. Ito, pinagbibigyan niya kasi yung kapritsyo. Gustong humingi ng confidential funds, although sinasabi that they can live without confidential funds, pero taliwas po iyon sa totoong buhay. Sapagkat sakit na sakit ang kanilang nararamdaman. Nasasaktan sila dahil nawala yung confidential funds. Ngayon, resulting dito sa pag-atake nitong si Rodrigo Duterte sa ating House of Representatives. Kaya inuulit po natin, wala pong katotohanan na walang kaparaanan para malaman ng publiko na ang nabanggit po na paggasta ng House of Representatives ay tangi lamang natin malalaman kapag ka i-open ng mga kongresista ang kanilang mga listahan. Nasa Commission on Audit lahat ang kasagutan. O ituloy pa po natin ang sinasabi po dito ng isang abogado na dating pangulo. Tayo mag-revolution. I will just tell the people, do not pay your taxes. Hindi naman tayo magre-revolution. Pero, sinasabi niya sa mga tao na huwag kayong magbayad ng tax. Civil disobedience ba yung gustong mangyari nitong si Rodrigo Duterte? O gusto niyang ipahamak ang bawat Pilipino na magkaroon ng criminal liability for tax evasion? Tuloy natin. Until Congress makes it public. Masama dyan. Palakpakan sila, oh. Samantala yung church, hindi nagbabayad ng buwis yan, tapos palakpakan sila, no? Ang galing talaga ninyo. Nakakatawa kayo. Tuloy natin. I want them to believe you, no? Huwag na kayong mag-file ng taxes. Sabihin mo muna sa Congress, pagbayad kami ng taxes, make it public kung saan ang pera namin. At magkano ang nakukuha ninyo. Bago daw magbayad, sabihin daw muna ng Kongreso ang kanilang mga ginagastos at magkano ang nakukuha nila. Alam nyo mga tol, itong sinasabi nitong si Rodrigo Duterte, maliwanag na gaslighting na naman. Ano? Minamanipulate niya yung isipan ng tao para mag-demand ito sa House of Representatives at iladlad ang kanilang paggasta sa publiko. Bakit hindi mo unahin sa iyong anak? Gawin mong ehemplo ang iyong anak, Rodrigo Duterte. Si Congressman Paulo Duterte, kasalukuyang kongresista. Pakiusapan mo ngayon ang anak mo. O anak, total, ito ang demand natin. Nakikiusap tayo sa taong bayan na huwag magbayad ng tax until kayong mga kongresista iladlad sa publiko kung magkano ba ang ginagastos ninyo at kickback nyo. Ganon yung gusto niyang sabihin eh. Alam na alam ni Rodrigo Duterte yung sistema. Bakit kaya? Dati siyang kongresista. Gawain mo ba yan, dating Pangulong Rodrigo Duterte? Kaya mo naiisip yan? Pangalawang punto, dati kang Pangulo ng Pilipinas, 6 na taon ka sa panunungkulan. Alam mo pala na may korupsyon sa House of Representatives. Pinabayaan mo lamang, 6 na taon ka, di inutil kang Pangulo. Niloko mo ang taong bayan, 6 na taon kung paniniwalaan kanila. 6 na taon na niloloko nyo ang taong bayan, nangungurap pala ang House of Representatives sa panahon mo, pero wala kang ginagawa. Nak ng teting na yan. Tuloy natin ito, mga tol. It's not a threat. It's a legal demand. Let me know where my money went or how it was spent. Then I will pay my taxes again this year. That is not a legal demand. Isang abogado po ang nagsasalita. Ako, criminologist lang. Pero alam ko sa sarili ko na hindi po yung legal demand. Meron tayong karapatan. Ang sinasabi po sa ating konstitusyon, di kasi ako abogado, kaya ipapabasa ko po sa inyo ang konstitusyon. Sabi po sa konstitusyon, Article 3, the right to information. Nakalagay po yan sa Section 7. Basahin ko po ang Section 7, ha. The right of the people to information on matters of public concern shall be recognized. Access to official records and to documents and papers pertaining to official acts, transactions, or decisions as well as to government research data used as basis for policy development shall be afforded the citizens subject to such limitations as may be provided by law. In short,
This is our right to information. At nire-recognize po yan ng ating gobyerno, kaya nga po available sa website ng Commission on Audit yung copy ng kanilang mga report regarding sa auditing na isinagawa po nila sa lahat po ng mga ahensya ng ating gobyerno, including the House of Representatives. Tapos, ngayon, magdedemand ka sa mga tagahanga mo o sa mga Pilipino na huwag magbayad, manghihimo ka na huwag magbayad ng tax until such time na ilabas ng Kongreso yung kanilang records at kung magkano ang kickback nila rito. Yung panghihimok mo, dating Pangulong Rodrigo Duterte, ay hindi po nagpapakita ng legal na kaparaanan. Isa po kayong abogado. Bakit hindi po legal na kaparaanan yan, mga tol? Alam naman natin na kapag tayo po ay hindi nagbayad ng tax, meron po tayong criminal liability. Ayon po sa website ng Bureau of Internal Revenue, penalties. Nakalagay po dito, penalties for late filing of tax returns. Meron pong civil penalties at meron pong interest. At syempre, hindi ko nababasahin yung napakahaba na yan, pero I hope tingnan ninyo sa website ng BIR nang sa ganun mas ma-educate po kayo sa mga impormasyon na kinakailangan po nating malaman. Dito lang tayo magpo-focus. Tax Code Section 255 of the Bureau of Internal Revenue Code of the Philippines. Nature of violation. Failure to file and or pay any internal revenue tax at the time or times required by law or regulation. Criminal penalty imposed. Fine of not less than 10,000 pesos and imprisonment of not less than 1 year but not more than 10 years of imprisonment. Meron pa rito, nature of violation, failure to make, file, submit any return or supply correct information at the time or times required by law or regulation. Same penalty, 1 year but not more than 10 years. Diba? And fine not less than 10,000 pesos. Ganun ba ang gusto mong mangyari, Rodrigo Duterte? Meron tayong 110 million Pilipinos. Probably ang nagbabayad po ng tax dyan, more than half. Kasi yung mga bata, di naman required magbayad ng tax. Pero pag bumibili po sila ng mga pagkain at kung ano-ano pa, may mga tax po yon. But ang pinag-uusapan, payment of tax. Kaya mahigit po sa 50 million Pilipino ang gusto nyong makulong dahil lamang sinunod kayo at hindi magbabayad ng tax. Isa kayong abogado. At ang panawagan ng hindi pagbabayad ng tax sa mga kapwa natin Pilipino, I believe, nakalalabag po kayo kung wala mang kriminal na pananagutan, kung hindi sa inyong etika bilang abogado. Kayo bilang abogado, meron kayong sinusunod the code of conduct and ethical standard para po sa isang abogado. At ang panghihimok na lumabag sa batas, tingin ko, labag na labag po iyan sa inyong etiketa bilang isang abogado. Talaga nga naman, kaya tuloy nasasampahan kayo ng kasong kriminal eh. Yesterday, nagsampa po ng kasong kriminal for grave threat for violations of Article 282 ng Revised Penal Code. Ito pong si Rodrigo Duterte in relations to Republic Act 10175 or the Cybercrime Prevention Act of 2012. The penalty of which could be 6 months and 1 day to 6 years or more pa. Maaari tuloy kayong makulong ngayon dahil sa pinaggagawa ninyo sa harapan ng publiko. At para tuloy hindi kayo abogado sa mga sinasabi ninyo. This is the very, very example of a person using his emotion rather than his intelligence. Sabi nga, when emotions are high, intelligence is low. Isa kang abogado, matalino ka. Pero dahil pinapagana mo yung nararamdaman mong emosyon, dahil yung anak mo tinanggalan ng confidential funds, nakakalimutan mo na ikaw ay isang abogado at nakakapagsalita ka ng mga bagay-bagay na labag sa batas. Ito, baka panibagong kaso na naman ito. Hindi natin alam.
Pero siyempre, ang magpupurso lang naman yan, gobyerno. Kung siya ba ay pwedeng sampahan ng kasong kriminal. Pero kung nangyari siguro sa Duterte administrations ito, tapos kalaban ka sa politika, sigurado sasampahan ka ng kaso katulad ng ginawa nila kina Lenny Robredo, kay Trillanes, kay Leila De Lima. Diba yung mga yan, pinagsasampahan ng kaso? Yung sinampang kaso kay Lenny Robredo at kay Trillanes ay hindi po nag-prosper, ibinasura po iyon sapagkat hindi kinakitaan ng probable cause. Pero yung kay Leila De Lima na ipakulong nila hanggang sa kasalukuyan nakakulong pa pero unti-unti nang nauubos. Kasi alam ng lahat na politically motivated yung pagsasampa ng kaso. Pero mabuti ang ating Pangulong Bongbong Marcos eh. Yung ginawa mo sa kalaban mo sa politika, Rodrigo Duterte, hindi gagawin sa iyo yan sa kasalukuyan ng ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos. Inuulit natin mga tol, kapag kayo po naniwala sa mga pahayag na ito, itong si Rodrigo Duterte, dakilang tanga po kayo. Tuloy po natin ang mga sinasabi niya po rito. Without informing me kung ninanakaw ba ninyo o shortchange kami o baka ang binigay naming peso, ginawa lang ninyo 50 ang ginastos ninyo, ang yung 50 kinurakot ninyo, kalukuhan yan. It's a give and take. It's a legal demand. It is not an unlawful demand. I-publish lang ninyo open the box so that we will know. Hindi kailanman magiging legal demand yung sinasabi mo, Rodrigo Duterte. You are insinuating that the House of Representatives, each member of them, ay corrupt. Kasama na siguro ang iyong anak na si Paolo Duterte. Kasi sinasabi mo, hindi tama yung paggasta nila. Malalaman ninyo na ito yung records at hindi tama yung paggasta nila, kinukurapot nila. Pangalawa, ang paghimok sa taong bayan ng hindi pagbabayad ng buwis, illegal po yan. Ipapahamak mo pa yung taong bayan. Makukulong sila dahil sinunod ka nila at hindi magbabayad ng tax. Pangatlong punto, alam naman natin na ang tax ang dugo ng gobyerno. Kung walang tax, paano makakapag-operate ang gobyerno? Paano maibibigay ang mga serbisyo publiko? Rodrigo Duterte, isa kang dating pangulo, alam na alam mo na ang tax napakahalaga para magkaroon ng gobyerno. Paano na yung mga nasa ospital na nakaratay, nakasalukuyang sineserbisyuhan ng ating gobyerno dahil wala silang kakayahang magbayad sa pribadong ospital, edi madadali sila, mapapahamak sila, baka ikamatay pa nila dahil wala nang ibabayad ng gobyerno, wala nang taksi. Paano na yung pagpapasahod sa mga pulis at kasundaluhan na nagbibigay ng protection sa atin? Kagulo na ang Pilipinas kapag walang tax. Hindi ka yata nag-iisip ng tama, Rodrigo Duterte. Ngayon, sa pangyayari na ito, naoobserbahan natin na Duterte versus Duterte ang nangyayari. Napansin nyo ba yan mga tol? Bakit Duterte versus Duterte? Si Rodrigo Duterte, nananawagan, napakaingay, nananawagan ng kung ano-anong illegal na kaparaanan para po masunod lamang yung kanyang kapritsyo. On the other hand, yung kanyang anak na si Vice President Sara Duterte biglang pumihit ng kanyang aksyon at pananalita. Nananawagan na ngayon ng pagkakaisa at nananahimik na. Si Rodrigo Duterte, ang ingay-ingay, si Vice President Sara Duterte, nananahimik na, which is better. Kasi dapat ganun ka, Rodrigo Duterte. Manahimik ka. Gawin mo na lamang kung ano yung nararapat na kritisismo, pero dapat naaayon sa batas. Ang paggamit mo ng iyong kalayaan sa pagpapahayag, eh hindi tama. Yung paghikayat mo sa taong bayan na huwag magbayad ng buwis, illegal. Hindi po yan tama. Magpapahamak po yan sa lahat ng mga Pilipino sapagkat kapag sinunod ka nila, wala nang gobyerno. Kasi kung walang tax, walang gobyerno, yun po ang pinakamalinaw dito. Pangalawa, kung susundin ka nila,
maaari silang makulong kasi ang hindi pagbabayad ng buwis, kung ikaw ay talagang dapat magbayad ng buwis, ay may kaparusahan ng pagkakakulong at multa ng hindi bababa sa 10,000 piso. Ganon, Rodrigo Duterte, ang katotohanan. Tapos hihikayatin mo ang bawat Pilipino na huwag magbayad ng buwis. Anak ka ng teteng na yan. Inuulit po natin, kapag kayo po'y naniwala dito kay Rodrigo Duterte na huwag magbayad ng tax in a condition na dapat ilabas muna ng House of Representatives ang records nito, tanga kayo, mga tol. Tanga kayo. Huwag kayong magpakatanga dito sa suwestiyon nitong si Rodrigo Duterte. Kasi, simple lang naman eh. Kung yung anak niya nga mismo na si Congressman Paulo Duterte nasa Kongreso, bakit hindi siya pinapakinggan? Kasi alam ni Congressman Paulo Duterte na ang mga representative sa House ay sumusunod sa itinatakda po ng batas. Alam ni Congressman Paulo Duterte na sila po ay ino-audit ng Commission on Audit at ito po ay pinapublish sa website ng Commission on Audit. O, kaya wag magpakatanga. Anak nga mismo eh, hindi siya sinusunod. How much more, tayo pa kaya? Ganun lang yun kasimple, mga tol. Inuulit ko, pag kayo'y sumunod sa panawagan nitong si Rodrigo Duterte, dakilang tanga po kayo.